Guys, magluluto tayo ng tinulang isda. Ayan, Bisaya style. So, linagyan ko na siya ng kamatis at almost done na siya. So, gulay na lang yung kulang. So, mag-a-harvest tayo sa ating paso. Ayan, yung tanim natin na gulay sa paso. So, kukuha tayo dyan para mayroon tayong panghalo na gulay para maging healthy ang ating fish. Ayan, para hindi lahat green. Ay, hindi lahat green. Para naman mayroong green yung ating sabaw. So, pang garnish lang natin. Ayan, pang pakulay. Kapag may green, ang sabaw ay makulay. So, pagtsagaan nyo muna yan kasi wala pa akong maiisip na i-upload. So, yan lang muna sa ngayon, guys. Pasensya na. So, tapusin ko lang yung pag-a-harvest. So, mamaya, i-continue natin ang chikahan. Okay? So, naka-harvest na tayo to. Naka-harvest na tayo ng gulay. Ugasan na natin yan. At lagyan natin ng baking soda para matanggal yung mga germs. So, kasi, ano yan, malikhabok guys sa labas. Ugasan natin ng mabuti yung ating gulay para mawala yung mga anis-anis dyan. Ilalagay natin dyan ay baking soda. So, tapusin lang natin pag-ugas. Inulit-ulit po siyang ugasan para siguraduhin natanggal ang kanyang mga germs. Ayun yung mga alikabok. Hindi na alam niyo naman nasa factory kami. So, para siguraduhin walang chemical siya. So, kailangan pag-ugasan ng matagal-tagal. Medyo matagal-tagal. Mag-shoutout muna tayo. Shoutout sa aking mga member. Ay, anyway, nandiyan na pala. Okay. So, lagyan na natin ang baking soda. Para malinis. Alam mo kasi guys, yung baking soda, maganda yan pang linis ng ano. Tsaka, kung meron kayong apple cider vinegar, lagyan nyo rin yan para siguradong patay ang germs. Para ang purpose kasi ng may baking soda ay matanggal yung ano, mga germs. So, kumukulo na yan. Malapit na maluto yung ating tinulang isda. Yan, yung isda pala na yan ay tuna, yellowfin tuna. Pero naparami ata yung sabaw ko. Mas wala nang lasa yung isda natin. So, ang sekreto daw ng pagluluto ng isda ay hindi masyado patagalin sa pagluluto. Kasi abang matagal siya, mawawala na yung lasa. Lagyan mo yan ng luya guys sa kanyang siling haba. Tsaka kamatis. Luluto na siya. Tapos lagay ko na yung pechay kanina. I'm ready to serve na siya. So, kain na. Rice na lang ang kulay.